Apektado na ng ipinatutupad na fishing ban dahil sa oil spill ang supply at presyo ng isda sa ilang pamilihan. Pinag-iingat naman ng BIFAR ang publiko sa pagkain ng mga isdang apektado ng oil slick. Si Glazel Pardilia sa sentro ng balita. Pamahal ng pamahal po. Instead of isa't kalahati kasi marami kami, isang kilo, babawasan po. Nagbawas na lang ng biniling isda si Eds, mapagkasya lamang ang budget. Tumaas kasi ang presyo ng isda at iba pang laman dagat sa Litex Market. And dati, mga makuha na namin ng sa Muniti, alam ba, 160, ganun. Ngayon, 220 na. Ngayon ang talaki ito. Ngayon, ay dati ano lang ito. 160, 170, 180, 250 na. Batay sa price monitoring ng Department of Agriculture sa mga pangunahing palengke sa Metro Manila, sumampa rin ang presyo ng bangus at galunggong. Dahil sa pagkano ng bagyo, yung nalubog na barko, hindi sila makapaglaot. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR, apektado na ang supply ng isda, bunsod ang ipinatutupad na fishing ban sa ilang lugar na apektado ng oil spill. Kamakailan lamang, lumubog ang motor tanker Terra Nova sa Bataan na nagdulot ng pagtagas ng langis na umabot na sa iba't ibang lugar. Nagdeklara na ng fishing ban sa Limay, Bataan. Ipinagbawal naman ang pagkuha ng lahat ng uri ng shellfish gaya ng tahong, tulya at mud crab sa Cavite. Bawas naman ang nahuling isda sa ilang lugar na may oil slick sa Bulacan. Yung isang producer sa Bulacan, before this incident, ang harvest niya is 55 tons. But yes, today, according sa report niya, nasa 4 tons na lang. Imagine that, malaki. They affected na, not only the prices, even the supply. Hindi lang Region 3 ang problema. Even Metro Manila and other neighboring regions na maasa ng isda dito sa Region 3 ang magkakaroon ng problema once na lumala. Pinag-iingat ng BIFAR ang mga consumer at pinapayuhang huwag kainin ang mga isdang apektado ng oil slick dahil mapanganib ito sa kalusugan at posibleng magdulot ng food poison. Batay sa sensor evaluation na ginawa sa ilang isdang nakolekta sa Noveleta at Rosario, Cavite, nakitaan ng bakas ng petrochemicals ang mga nakuhang sample pero naobserbahan na raw ito bago pa mapansin ng oil slick o langis sa naturang lugar. Kaya maaring bunso din ito ng paglilinis sa mga barko sa mga daungan o bagsakan. Ang petrochemical ay produktong mula sa langis na mapanganib sa kalusugan at maaring magdulot ng cancer. Hindi raw dito nasisindak si Mang Amado. Linisan at hugasan mabuti ay daan sa mantika para mapatay yung mga bakterya. Pero babala ng BIFAR. Hindi naman na pwedeng recommend ang kainin yung isda basta meron siyang methane na siya ng petrochemicals. Sa ingestion in many quantity, talagang very fatal. Basta ang rule of the thumb dyan, basta nag-amoy siya, huwag mo nang kainin. Definitely huwag na. Ngayon kung nahugasan at niluto mo, lalasa pa din yan. Basta po naglasa na po siya ng langis po, hindi po siya safe. Patuloy ang monitoring at pagsusuri ng mga isda ng BIFAR sa mga apektado ng oil spill at sa mga bagsakan ng isda. Nakatakdaring mag-abot ng iba't ibang tulong sa mga mangingisda, kabilang ang food pack at fuel subsidy. Glazel Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.